Isa sa bawat 100 batang Pilipino ang nagiging biktima ng online sexual abuse base sa pag-aaral. Narinig mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag ng isa sa mga biktima at utos niya, dapat na itong matuldukan. Narito ang aking unang balita. Siya si alias Charito, isang survivor ng online sexual abuse and exploitation of children. Sa murang edad na 11 taong gulang, puwersahan siyang pinagsayaw ng hubut-hubad habang pinapanood online. Nasa parehong pagtitipon din bilang bahagi ng miyembro ng Global Survivor Network na OSAEC, si Violet, na sa edad na 8 ay dumanas din ng pang-aabuso sa sarili niyang tsuhin. Mahirap i-fathom kung kanino ka lalapit, kanino ka magta-trust. Siyempre, takot ka din to have the community judge you. Kasi pag sinabi mong sexually abuse ka, ay kasalanan mo pag na-abuse ka. Na magtalumpati, halatang mainginig ang boses si Pangulong Bongbong Marcos na anya'y naluha habang pinapakinggan ang pinagdaan ng pang-abuso ng mga batang Pilipinong biktima ng OSAEC. And the company of those tears that I just shed was a deep sense of shame because we have not done enough for the Philippines to now be considered the epicenter of, let us not shorten it into a clinical term, OSAEC. It is sexual abuse and exploitation of children. And I leave it to your imagination. And I would imagine in some cases your imagination cannot even begin to fathom what is done to these poor children, to our poor children. Sa datos ng International Justice Mission, noong 2022, isa sa bawat 100 batang Pilipino naging biktima ng sexual abuse sa paggawa ng online sexual exploitation material. It is an appalling statistic. We cannot allow this to continue. We will not allow it to continue. Hanggang sa kasalukuyan, itinuturing ang Pilipinas na epicenter ng child pornography materials. Mula 2022 hanggang ngayong taon, mahigit 1,000 biktima ng na-rescue at mahigit 100 ang naaresto. Pero hindi raw ito dapat ipagbunyi ayon sa Pangulo dahil sa bawat tayo liligtas, dapat isipin ang mga patuloy na nasasadla sa itinuturing niyang pinakamalalang crime against humanity. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News.